Alright, magandang araw sa ating lahat. Lalo na sa mga nanonood. Ito po ang aking Shih Tzu. Siya po ay 55 days pregnant. Ayan po. Nakaraan po, Dashan yung ating sa isa ko pong video, Dashan yung ating tiningnan. Ano po? Paano malalaman kung healthy ang mga puppy sa loob ng tiyan? Ito. So, nakaraan yung Dashan po ang ating pong tiningnan. Sa isang video ko po, ito yung Dashan. Ngayon naman po ang Shih Tzu naman po ang ating pong titingnan. Okay po. So, ganun pa rin. Kailangan healthy yung katawan ng nanay. Makikita mo katawan ng nanay, ano? Hindi lang malaki ang tiyan niya, kundi malaki yung kanyang paa. Yung liig niya, kulubot. Ibig sabihin po, napakain natin siya ng tama. Kailangan healthy ang nanay para healthy din ang mga puppies niya. Ang alawa ay yung paggalaw ng kanyang tiyan. Ano po? Pwede pong healthy ang nanay, ang katawan ng nanay, pero hindi healthy ang kanyang mga puppies. So, malalaman mo niyo po yan sa galaw ng kanyang tiyan. Marahil din nyo nakikita, pero nakikita ko po gumagalaw. At minsan sobrang lakas. Mga 55, 56, 57 yan. Sobrang lakas na po ng galaw niyan. Ano po? Yan yung mga sign na ang mga puppies niya ay malalakas o malulusog. Nasa tiyan pa lang po. At napatunayan na po natin yan sa isang video. Yung Dashan ko po ay inaipakita ko rin po doon yung mga puppy niya pagkalabas. Talagang malulusog. Gumagalaw siya. Pumipitik. Sign po yan na malalakas yung mga puppy po, sa loob ng kanyang tiyan. Sa ganitong laki, baka ito ay nasa 5 piraso. So, dapat po, kung gusto niyo pong malusog ang mga puppies, kailangan malusog muna ang nanay. Pakainin po natin ng tama, pakainin natin ng masarap. Kung maaari po, i-vitamins po natin ang pangbuntis. At pangalawa, gumagalaw ang kanyang mga puppy, 55, 6, 57 days. Yan po, 55 pataas, kailangan gumagalaw. At hindi lang po basta-basta ang galaw, yung parang nakikita mo talaga, parang bulate. Okay, gumagalaw, lumilipat-lipat. So, 55 days pa lang ngayon. 55, 54. 54, kaya pitik-pitik pa lang ang makikita. Yun po yung mga signs. Okay po. Kailangan po gumagalaw. Minsan po kasi yung iba, paglabas ay patay, paglabas ay hinihingal. Yun po, iyak ng iyak. So, para malusog po ang mga puppies, kailangan po mapakain ng tama yung dam. Pakainin natin sila ng mga gusto nilang pagkain. Spoiled muna po natin sila habang sila ay buntis. Nang sa gayon, yung mga baby nila ay malakas. At ayon po sa Google, ano ba ang tamang ipakain sa nanay? Kung maari po ay yung dog food na pang puppy. Okay. Lagyan natin ng nilagang manok, tapos gulay, sabawan natin ng malunggay. Ayan po gumagalaw. Tignan niyo po yun. So, yun po. Ansinin niyo po, magsisimula po yan 55 days. Gumagalaw na siya. Kapag gumagalaw yan, 55 days pataas, sa iba-ibang lugar, ibig sabihin po malakas yung mga puppy or healthy.
Pero una po nating aasikasuhin ay siyempre yung nanay. Ay po. Kailangan din tingnan yung katawan niya. Hindi siya payat. Kasi yung nutrition ng nanay, ibibigay din niya sa mga papi niya. So, hindi natin napapakain ng... Minsan, mga buntis po ay masasailan talaga pagdating sa pagkain. Kaya, hanapan talaga natin sila ng pagkain na kakainin nila. Gawin po natin ang lahat ng... Huwag nating hayaan na hindi sila kumakain. Po. 2 times a day ko lang pinapakain kapag ganito. Nasa pagpatong niya ng 50 days. Huwag na masyadong maraming pagkain. Ayan po. So, kailangan po para malusog ang ating papi, malalaman po natin, malusog din ang katawan, pangangatawan ng nanay. Pangalawa, gumagalaw yung kanyang tiyan. Napatunayan natin yan sa isang video. Follow nyo po ako. Follow nyo po ang YouTube na ito. Subscribe po kayo. Ipakita ko na po ito sa isang video ko po. Dashan. Okay po. Yung dashan ko po ay nandun na rin yung mga papi niya. Ipakita na rin po natin na malulusog talaga nung lumabas. Salamat po sa panonood. God bless you po.